Good day, choir masters and choir members Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, this is the part 3 nung tanong ni Ma'am Shima Peñaflor. Ito yung tanong niya, no? Okay? So, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 at part 2 nung tanong niya, magaganda yung tanong niya, no? So, ilalagay ko yung link sa baba ng video na to, no? Pero sa video na to, let's focus dun sa pangatlong tanong niya, no? Sabi niya, last po, medyo naguguluhan po kasi ako sa soprano 1 at soprano 2. Yung mga ganun, paano ko po malalaman kung soprano 1 ako o soprano 2? Yan, okay. Maraming salamat sa tanong, Ma'am Shima. And sasagutin natin yan. Okay, so soprano 1 and soprano 2. Okay, so ano bang pagkakaiba ng dalawa? Parehas naman silang soprano, no? Yes, so parehas silang soprano. Dalawang bagay, no? Una is the range. Okay, the range. Yung range, sabihin na natin mas mataas yung naabot ng soprano 1. Yan, okay. And then yung soprano 2, medyo mababa. Okay, sample tayo para hindi naman tayo nag-imagine. Halimbawa, si soprano 1, umaabot siya hanggang C. No, high C. And then sabihin na natin si soprano 2, umaabot lang siya ng high A. Yan, ganon. So something like that, no? So parang ganon. So, pero ang bottom line is, mas mataas yung range ni soprano 1. Okay? So yan yun, range number 1, no? Number 2 is the timbre. Ganito. Mas makapal ang boses ni soprano 2, no? And medyo manipis naman talaga yung boses ni soprano 1. Yan. Okay, so yan yun, no? Yan yung pagkakaiba. Alam nyo, may mga pagkakataon na yung range ni soprano 1 is naabot ni soprano 2. Yan, merong gano'n, no? Pero, ano yung pinakahuling pwede nilang pagkaiba? Yung timbre. Oo. Kasi minsan, itong si soprano 2 is talagang makapal. Mas makapal kaysa kay soprano 1. Yan. So, alam nyo, minsan nga, no? Dahil medyo makapal nga ang boses ni soprano 2, minsan, inilalagay siya or hinihit niya rin minsan yung tono ni alto. Yan. Kasi medyo makapal talaga yung pagka-soprano niya. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Si soprano 1, manipis ang boses at medyo mas mataas yung range niya. Si soprano 2 naman, medyo mas mababa, pero mas makapal yung boses niya, no? Okay. Again, ulitin ko lang, may mga pagkakataon na si soprano 2, kaya niya rin abutin yung inaabot ni soprano 1, no? Pero ang naiiba lang dito ay yung kanilang timbre, no? Yun yung pinaka last sa lahat, timbre. Kapag medyo alam na natin na taas ng soprano, pero medyo makapal, no? Medyo makapal yung kanyang tunog. Pwede natin siyang ilagay sa soprano 2. Yan. Okay, so yan yung pagkakaiba ng dalawa. Isa pang sharing ko sa inyo, no? Meron tayong tinatawag na lyric soprano, coloratura soprano, mga ganyan, no? Usually, itong mga soprano na to nilalagay yan sa soprano 1, no? Kasi yung soprano 1 is talagang ano, soprano 1 medyo talagang manipis, no? Yung lyric soprano, diba? Lyric soprano talagang manipis yan. So, soprano 1 nilalagay yan. O, tsaka yung coloratura, no? Ngayon, yung what do you call this? Yung mga tinatawag minsan na ako naririnig nyo, dramatic soprano, yan, dramatic soprano, o kaya mezzo soprano, yan. Inilalagay yan sa soprano 2. Yan, kalimitan, gano'n, no? Yan, okay. Anyway, para mas hindi naman tayo masyadong nag-i-imagine dito, no? Ito, dinala ko yung, ano, ito. Makinig tayo ng isang soprano 2. Soprano 2 muna tayo, ha? Makinig tayo ng soprano 2. Teka lang, ha? Okay, so pakinggan natin si soprano 2, ha? Itong soprano na to ay si... Siyempre, sikat na sikat yung soprano to, si Cecilia
Bartoli. No, so sorry, medyo kumakita yung aking screen. Okay, so pakinggan natin, no? Soprano 2, medyo makapal yung kanyang tunog, no? Although mataas, no? Mataas ang boses niya, pero yung kanyang tunog is makapal. Yan, kung naririnig nyo, soprano siya, no? Pero makapal yung pagkakanta niya. Okay, so pwede niyo siyang hanapin sa YouTube, no? Pwede niyo siyang hanapin sa YouTube. Isa sa mga sikat na sopranos. And yeah, kung mapapansin niyo, mataas yung boses niya, pero makapal, no? Makapal yung timbre niya. Okay, ngayon naman, soprano 1, no? Soprano. Okay. So itong soprano 1 na to ay si soprano Claire de Sevigna, no? So I don't know the kung na pronounce ko siya ng tama, pero siya si Claire de Sevigne, no? Sevigne, I don't know kung paano siya i-pronounce, pero siya ay isang soprano, no? Tingnan niyo yung pagka soprano niya, medyo manikis, no? So kung mapansin nyo, medyo mas malipis yung tunog niya, no? Okay, so yan naman yung ating soprano 1. Okay, so muli mga choir masters and choir members, sana may natutunan kayo sa maikling video na to. And kung meron kayong mga questions, no, katulad ni Ma'am Peña Flor, no, so you just ask, no, and babasahin ko po lahat yung inyong mga questions. Okay, so I'll see you again next time. God bless and bye.